Ng bayan, J-H-A-I-H-O, ako po, si Jaiho. Grabe ang energy natin kasi syempre, di ba, bagong linggo na naman ito para sa atin kung saan nagsimula na nga po ang buwan ng July. Oo, ang binis-binis ng araw. Half, ano na tayo, half of 2021, di ba? Kaya naman, stay safe and stay healthy pa rin po sa lahat ng mga kapamilya natin na mga nasa kanikailang mga bahay, sa mga lumalabas para pumunta sa kanilang mga trabaho o yung mga importanteng bagay na pupuntahan nila, doble-doble pa rin po ang mag-iingat. Sundin pa rin po natin ang ating mga safety protocols. At syempre, today, I'm very, very excited. Habang kayo po ay nagmemeryenda, nagchichikahan, o kaya naman nagkukutuhan. Tari nagkukutuhan. Di ba ganun kapag hapon? Oo. Basta kung ano man po ang ginagawa ninyo, kami na po ang gawin ninyong background. Panoorin niyo po kami at pag-enjoy kayo sa aming kwentuhan. Dahil today, makakasama po natin Richard Juan, Kiara Takahashi, and Lou Yanong! Hello! Hello! Yay! Hello! Hi, everyone! Yes, grabe! Nakaka-excite. O si Kiara, kamusta ka na? It's nice to see you back dito sa hotspot. Nice to see you, DJ Jai. At hello po sa ating mga manonood ngayon. Ito okay naman, surviving. Nasa LU ka ba ngayon? Nasa Manila ako. Tagal ko nang hindi nakaka-uwi ng LU, so city girl. Kaya ganito yung mga ano natin, aurahan natin. Correct. Oh, back to the city. Richard, nice to see you back dito. Yes, I'm happy to be here. Thank you for having me. I know, ano, Tagalog pala tayo, no? Hindi Taglish, Tagalog. No, it's okay. No. I can handle English. Charot. Hindi, sorry, Richard. Is it your first time with me dito sa hotspot or nakapag-hotspot ka na before? Actually, I think this is my first time nga, no? Hotspot. Last time I was with you on another show yata. That's where we rise together live. Yes, there we go. Tama. First time ni Richard dito, I'm excited for you. Sina Kiara kasi parang hindi na nila first time. Si Kiara parang second time niya na ito, no? Second time na ito ni Kiara. At syempre si Lou, ano yan? Ano Kiara? Pili ko baka third na ata. Ang third na ba to? O baka feeling ko lang. Ah, third na ako. Ah, third na si Kiara. Antare, pasuki ka na. Si Lu kasi, suki talaga si Lu. Ngayon, hindi ko na alam kung saan po talaga tayo nag-iita. Oo nga, totoo. Kasi kahapon, Monday, magkasama kami ni Lu naman ng tanghali sa We Rise Together Live. And this time, for Hotspot Live naman. Oo. Kamusta, yeah. Lu? Always great to see you. I am so happy to be here, diba? Thank you po sa mga nanonood for giving us time. Perfect. Tama ba yung English ko? Taray, no? Parang nilalabanan ako ng tatlong ko sa English. Yan naman, dakay tayo. Charest. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating chikahan with Richard, Kiara, and Luca, pamilya, keep on sending your stars dahil sigurado pong winner na winner at panalo ang ating episode today. Abangan namin yung mga pa-stars nyo, baka ma-shoutout namin kayo. Pero guys, ang pag-uusapan natin is ito na nga. Sa makailan na panood natin, na witness natin lahat ang pagiging parte ninyo ng Star Magic Family. Diba? You signed your contract with Star Magic sa Blackpen event. Richard, anong nafe-feel mo that finally, 'di ba? Ito na. May talagang pirmahan ng naganap. Para sa akin parang ano eh, like it's a full circle experience kasi nung after PBB season ko, which was around 5-6 years ago na din, ang daming kong ginawa ng ibang bagay muna. Like I was able to work at different places around Asia. I got to shoot in Korea, I got to shoot in Hong Kong and all that. Tapos parang ngayon, parang I came back home, parang home to Star Magic, parang ganun. So parang full circle talaga.
totoo, patience is a virtue, and diba, wait for the perfect timing ang lahat-lahat, mm-hmm. diba? Parang hindi agad-agad ibinibigay. Kumbaga, ang bunga ay pinapahinog muna bago ito tuluyan na pitasin. Correct. Parang, oh, yes. Yes. Ang lalim. Totoo. Para naman mahirapan ka makaintindi ng bonggong-bong kasi maka-Englishin mo ako ng habit. Nauna na ako. Para oo. Ikaw, Kiara. Ako naman, DJ Jai, sobrang ano, ang saya lang talaga. Kasi journey siya eh. It's been a journey for me. Parang yun nga, ilang beses ko nang nakwento to, pero kwento ko ulit. Talagang bago mag-PBB, in-enroll ko sarili ko mag-Star Magic Workshop. Talagang pinush ko talaga. Kasi yun, parang ano eh, laking bagay to be a Star Magic artist. Dahil alam naman natin yung mga malalaking at magagaling talagang na artista ay nanggaling din doon. At syempre, dahil nga din sa tulong ng Star Hunt ng management namin, umabot kami dito. And ngayon, bagong chapter, new journey for us as an artist. Correct. Ako nakita ko yung post mo sa Instagram na you posted nga yung you posted your journey na before, nag-workshop ka talaga, nag-enroll ka, and parang hindi ka pa rin makapaniwala that nung nag-sign na kayo ng kontrata, it's all in your ano na, 'di ba? Nasa iyong harapan na lahat-lahat, 'di ba? Nangyayari na siya. Simula talaga sa pagpila, sa pagtiyaga talaga, tapos nung nandoon ako sa stage, parang nag-flashback lahat nung mga dating ako na yun nga nangangarap lang, tapos ito na. So guys, mangarap lang tayo. Totoo, dreams Nox really naman. Do come true. Yes. Kiara, dugtungan ko lang, ano, sinong una mong sinabihan nung in-inform ka ng Star Hunt Management na today or tomorrow, it's gonna be a big day because you're gonna be signing a contract with Star Magic and it's a big event. It's a Black Pen event that a lot or over 40 stars will sign sa Star Magic. Sinong una mong nakwentuhan, tinawagan, pinausap na nangyari yan? I'll go back to you again later, Richard, for that question. And then kay Lude. Mom ko. Kasi mom ko, sobrang alam niya lahat sa akin, sobrang supportive niya. Kahit nga, sabi ko, mami, uwi ako sa Philippines para ano, mag-try akong mag-showbiz, ganyan. Sabi niya, sige, sobrang supportive niya. And yun, nung sinabi ko sa kanya, talagang tuwang-tuwa kami. Kaya, ayun, una ko talaga, mami ko. Sa lahat, siya una nakakaalam. Perfect. Ikaw naman, Richard. For me, actually, I didn't tell anyone. Like, as in, it was all by myself. And then my dad just came to me the other day na tinanong niya sa akin, "Oy, anong ba tong Black Pen event na to? Bakit, kala ko Star Hunt ka ba, naging Star Magic ka na ngayon?" So he was just really happy for me na, wow, this is something na before, you know, after PBB, you did so many different things. And now, parang naging official na talaga na you're part of the Star Magic family. So parang nag-congrats niya sa akin. Like, I mean, kasi me naman, I usually like to keep it to myself lang muna with all my success and just let people notice the things I've been doing na hindi ko sinasabihan. Lalo na sa family, lagi ko parang lagi ko tinatago muna, and then nagugulat ang sa, ay, bakit may ganito? Ay, bakit may ganito? So, yeah. Parang laging may surprise, di ba? Sa mga, yes, nangyayari. Oo. Ikaw, Lou, ayan. Anong feeling? Finally, di ba? Masasabi mo na pag may nagtanong sa'yo, ah, pwede po kayo mag-ano, direct na lang po sa RM, sa Star Magic. Di ba? Ganun? Ah, ang saya na. Sarap sabihin siguro, ako talaga, I'm just very grateful kay God, honestly. Thanks to Him na He derailed me, na iniba niya yung direction ng buhay ko, na tingin ko mas bagay ka dito. I'm just thankful for that plan He had. And of course, the people who really helped me to get to where I am right now, especially. So yun, di ba? Parang just take a chance, take a leap. Kahit tingin mo it's not for you, it might be for you. Parang gano'n. Nandun ako. Parang kasi hindi ko pa rin alam yung ma-feel because of the signal. Charas. Ayan. Oh, so there we go. Ayan na. Okay na. Ayan na, okay na. Hindi mo pa rin alam hindi mo pa rin alam yung na-feel mo because? Oo, kasi unlike Yara and maybe most of them, na parang hindi ko naman siya pinangarap before. But I saw myself doing it. It's just that iba yung nasa utak ko. Pero nung iniba ni God yung plan niya, parang okay, kaya.
parang ganun. So may mga times talaga na God will change yung path na dadaanan mo. But yeah, I just wanna echo what Lou said, no? Kasi sometimes talaga in life, God just throws random things at you, and it really depends on you, on how you want to embrace it and accept it and go that direction that whatever God wants you to go. So I feel exactly the same way also, Dene. Totoo. And also I would like to echo lang yung sinabi. Charing, tara, ginaya lang. Ginaya lang para maganda pakinggan. Charing. Hindi tama lahat ng mga sinasabi niyo. Parang tayo no na nag-uusap dito. Syempre I'm sure maraming nakaka-relate dito sa topic na pinag-uusapan natin sa conversation na meron tayo ngayon. Kasi lahat naman tayo kahit mula pagkabata pa, we all have our dreams. 'Di ba? May mga pangarap tayo na gustong marating sa buhay, hindi lang sa konteksto ng pagiging isang artista, hindi lang sa konteksto ng napapanood sa television or sa pelikula, kahit na ano man yung pangarap mo. Pero minsan, may mga bagay na feeling natin talaga, ito yung gusto natin. Pero bakit may mga moments na hindi agad-agad na ibinibigay sa atin? Ba diba? Parang mapapaisip ka bilang tao na, talaga bang? Para dito ba talaga ako? Kasi, o baka ako lang yung nagpupumilit sa sarili ko para malagay dun sa posisyon na yan. But if we know and we understand everything, ba diba? To trust the process at gawin lang natin kung ano yung bagay na ginagawa natin. Yun nga yung sinasabi ko, darating ang time na hindi mo namamalayan. Yung mga simple things na parang feeling mo walang connect dun sa bagay na gusto mong gawin, yun pala yung magli-lead sa'yo dun sa path na gusto mo. Like ikaw, diba, you started as a international model, as a professional model talaga. Pero now, nakakapag-modeling ka pa ba? Kasi ang busy na ng schedule mo sa showbiz. Kumbaga, after paglabas ng PB, ang dami ng mga nangyari sa inyo. Yeah, no, not yet. Definitely. Parang from time to time, gagawa ako ng shoot, mag-organize ako ng shoot just to feel, you know, breather ko kasi siya eh. I feel, yun yung first love ko. So, yeah, I would sometimes mag-aayos ako ng shoot para to spend time also with people who I worked with before. Okay. Para lang okay. To remind me kung saan ako nang galing. Hinga-hinga. Ganun, yes. Diba? Oo. Si Richard naman, you're doing podcast and I can see that sa mga post mo na parang pumapalo siya, very successful yung mga podcast ninyo, di ba? You love hosting talaga and exploring around the world, exploring things, di ba? Paano mo na pagsasabay na, syempre sa showbiz, magiging hectic ang schedule, di ba? May lock-in ngayon kasi ganun, bubble per bubble, ganyan. Paano mo na sigurado na hindi mo napapabayaan pa rin yung bagay na gusto mong ginagawa? For me, ano talaga, like time management. That's what I always say. Like, if you have a dream that you want to chase, make sure you have a good plan also and you manage your time wisely. And like right now, like parang I always make sure I wake up at 9:30. I've said this so many times. I give myself a goal that every single day I need to wake up at 9:30, no matter how late I stay, I have to wake up at 9:30 para maging productive yung araw ko. And those are the times that parang like, and I'm very fortunate also to have a very good team to support me. And of course, with Star Hunt, Star Magic right now, who will be there to support me to fix all the schedulings also. So for me, the number one key is time management. And if you can see my calendar, if I can show you my calendar, makita mo talaga, may hours na parang like, okay, from 2 o'clock to 5 o'clock, I'll be working on this. Tapos on 5 o'clock onwards, 5 o'clock to let's say 30 minutes, I'll take a short nap. Tapos sa 6 p.m. to whatever, it's my dinner. Tapos sobrang scheduled yung oras ko ngayon. Which is very, very good and okay talaga yan. Kasi yun ang isa sa mga natutunan kong advice na binigay sa akin na if you want na mapagsama-sama mo talaga yung bagay na gusto mong gawin, better to write it down. Diba, yeah. Better na isulat mo siya para at least hindi ka na nagpapatong-patong yung mga bagay na ginagawa mo. So perfect yan. Pwede nating i-apply yan yung mga nanonood sa atin. Kung feeling nyo nasa-stress kayo minsan sa pang-araw-araw nyong ganap at marami kayo nakakalimutan, go-push nyo yan. Ikaw, Kiara, now that you're officially, diba, artista na, ang dami, sabi mo, ang dami mong pinilahan, ang dami mong mga audition na pinuntahan, is there a time in your life na parang napaisip ka na parang balik na lang kaya, sa Japan na lang kaya ako kasi parang antagal, hindi naman ako na-discover, hindi ako nakikita sa mall na yung iba nakita sa mall, pinapirma, pinag-artista. Oo. Ano ulit? Hindi, tumahol kasi itong aso ko. Anong feeling? Is there a time na parang napasabi ka na parang hindi ako para dito, parang ayoko na? Okay, kasi
nag-audition kasi yun nga nag-audition ako. Dami ko pinag-auditionan. Tapos dumating sa time na yun, totoo, na bumalik ako sa Japan. Nasabi ko, okay, na-try ko naman na. Nag-audition ako, nag-workshop ako, na-try ko naman. Nabalik muna ako sa Japan kasi kailangan ko mag-aral, kailangan ko magtrabaho. Parang ayoko din naman na umasa na parang, syempre, yung mom ko talagang support din siya and naisip ko rin yung for the future din. So, bumalik ako sa Japan, tapos dun yung biglang, yun na nga, nagpasok na pala ako sa PBB. So, yun yung sinasabi ni Luna pala, talagang pag if yung si God na talagang ito sinabi niya na, ay, ito yung path mo. Akala mo hindi para sa'yo na, pero, oops, ito talaga siya. So, doon, parang talagang may dumating sa point na baka wala na talaga ata. Tapos, yun, parang biglang dumating yun. Tapos, sunod-sunod na yung nangyari. So, talagang masasabi ko na may point na mahirapan tayo. Tsaka may point na parang ma-feel mo na kaya pa ba? Pero I think yun yung pinaka-importante din eh. Na pag na-feel mo na yun, anong gagawin mo? Diba? Pag na-feel mo yun, tutuloy mo ba? Or anong gagawin mo? So, I think paniniwala lang din and syempre hard work. Kasi kahit naman mag-pray ka at mag-hope ka na ito yung ano gusto ko, pero kung kulang ka naman sa gawa, medyo yes. Hindi ibibigay sa iyo ng buong-buo, 'di ba? In fairness, taray nung topic natin parang pa 700 club na tayo. Totoo, parang napaka-seryoso natin today. Hindi, pero kasi ang sarap-sarap lang pag-usapan 'yan kasi syempre 'di ba parang banlaw, ika nga, doon sa naramdaman ninyo after signing, di ba, doon sa Blackpink. Kumbaga, inaalam natin talaga yung pinaka mga naging journey. Kahit napanood kayo lahat sa Pinoy Big Brother before, but not everybody knows naman the real side of the story, kung ano talaga yung mga pinagdaanan nyo before everything na meron kayo ngayon. What are the things that you look forward na ngayon ay parte na kayo ng Star Match? Who's gonna take this first? Yeah. Siyempre, unahin natin si Lou para at least kapit pa yung internet niya. Tsaka natatawa ko sa kanya. Natatawa ko sa kanya. Yung aso niya, pinapatahimik niya. Parang as if naman, maiintindihan yung aso niya yung... Sabi niya... Actually, may dumaan na ano. Natigil. Yun pa yung pinatigil ko. Sabi ko, ha? Maiintindihan ka ng aso yung gano'n. Parte. Oo, gesture. Para sa akin, I look forward to hardships, really. Kasi ito na yun eh. Ito yung binigay sa'yo na opportunity eh. Ako pa naman yung tipo ng tao na mabilis magsumuko, ganyan. Mabilis akong ma-discourage. Pero ngayon parang lahat ng nag-audition sa PBB, how many? That time, I think 55,000. Ito yung gusto nila. Ito yung gusto nilang marating. Parang you're also fighting for them. Na parang, I won't waste this chance because I took your slot. Parang ganun. Parang, di ba? So yeah, I'm more hardships. But I guess it's all gonna be rewarding in the future. Bong ganun. Parang ikaw na yung nag-represent dun sa mga nag-try din na mag-audition. Dahil ikaw yung nabigyan ng pagkakataon. You will not disappoint. Yes. Richard. Para sa akin siguro opportunities. And I feel like when I first got out of PBB back a couple of years ago, parang hindi pa ako ready for the opportunities that were going to be given to me. And for me now, after so many years in this industry where I've done so many different types of things, I feel like this is the time na ready na ako for the opportunities that when they come, I'm ready to grab them, I'm ready to smash open the door and do a good job. So I'm looking forward to these opportunities and making the most out of these opportunities. Ang taray, no? Ang swerte-swerte mo nga, di ba? The dati housemate, tas ngayon, sa last season ng PBB, you're one of the hosts na. Yes. Yeah, very honored, very flattering to be the host of, and to be alongside with all these big veteran names like from Miss Tony Gonzaga, Bianca Gonzalez. I'm like, oh my God, these are people that I, you know, see on TV and now I'm alongside with them hosting. I'm like,
hala, paano to? True. Totoo. Ikaw, Kiara. Ako naman, learning. Kasi parang ano eh, simula pa lang siya. So marami pang kakainin na bigas. Di ba may ganong kasabihan? Kasabihan. Marami baka naman tumaba ka niyan pagka marami kang kain ng bigas. Yung nangyayari ngayon. Oo, kaya dapat ano, brown rice lang tayo. Pero marami din. Oo. Kasi feeling ko talaga, ano eh, lahat naman din talaga pinaghihirapan, di ba? Kunwari, kung gusto mong maging magaling na actress, hindi naman isang iglap, magaling ka na talaga. Lahat din yan. Kahit ngayon, na nakikita ko yung kahit magaling na mga actors, talagang on set, meron pa rin silang preparation. Tsaka meron pa rin silang acting coach. So imagine pag ganun, kahit nga professional singer ka na, meron ka, nag-vocalize ka pa rin at tututo. So never ending ano siya, learning experience at tama yung sinabi ni Lou, yung mga hard work mga parang hardship o yung mga madadapa ka pero talagang ano, tsaka looking forward ako to make new friends. Yeah. Kasi sa mga Star Magic family yon, excited akong makilala silang lahat at makatrabaho sila hopefully. Ayun. I love it. Ang bongga ng chikahan, parang bakit ganun, hindi ko in-expect yung chikahan natin. Very inspiration natin. Yeah. For some reason, pag nag-uusap kami tatlo lagi about life, about everything, kasi feeling ko nasa same path kami ngayon na parang, sabi nga ni Richard sa akin one time, parang nasa launching pad ka. You should surround yourself with people who are in the same page as you. English. Correct. Totoo. Oh, tinatandaan mo pala yung sinasabi ko. I'm so flattered. Okay, dapat naman talaga, kapag maganda yung sinasabi sa atin, yun talaga, ilagay natin sa puso't isip natin, yung mga kachipan lang yung chika sa atin, carry ng dead ma, ganun. Diba? Oo, tamo na tandaan. Diba, Richard? O maiba ako, marami na tayo napag-usapan about sa mga pagpapasalamat, sa mga bagay na nilulook forward ninyo. This time around, sino ba si Lou, sino si Richard, sino si Kiara? In real life, ano ba ang talagang ideal ninyo na guy or girl na talag yes, doon naman tayo, maiba na tayo. Kasi ano na tayo, parang tawag dito, konti na lang, parang magbabalik po ang, parang gano'n na tayo. Correct. In real life, ayan, pag-usapan natin, other side of you guys. Ideal guy or ideal girl nyo talaga. Si Richard muna, parang si Richard ang tahimik ng ano, ang tahimik ng love life niya. Kumbaga parang hindi siya na pag-uusap. For me kasi medyo mataas yung standards ko siguro. Kaya hindi ko pa siya nakikita. Kasi like, for me, my ideal type is, it has to be someone that is intellectually, emotionally, mentally, and of course physically compatible. Importante yan. Kasi she doesn't have to be very, very, very smart. She doesn't have to be very, very what emotional type person. Basta compatible kami, okay na yan. Totoo. And mahirap yan mahanap. Madali lang yan. Ano ka ba? Nandiyan lang yan sa paligid. Ano ba? Andiyan. Mahirap naman kasi kung brainy-brainy si Richard, tapos yung magkaka-date niya, walang say, di ba? Walang slow, parang, ha? Ano ulit? Di ba? Pag-anon. Sorry. Kasi mahilig ako sa mga deep talks eh. Like, mga malalim na usapan. I enjoy those so much. Meaning. But yeah, not gonna lie, I've had one or two dates where we would talk about something deeper and then parang hindi na siya maka-jive and parang medyo nata-turn off na ako dun. Grabe, ang hirap ko namang ipis pag ganyan. Hindi ba pwedeng enjoy mo naman yung buhay na ang pag-usapan niya, ang sarap ng food, no? Hindi ba pwedeng ganun lang yun? Meron naman. Okay lang naman din. Meron naman din naman, yeah. I'm a fun person naman din minsan. Eh baka naman chinachallenge mo ng bongga. Baka chinachallenge mo mamaya. May pa-quispy ka pa na according to Confucius, what is the... Yung mga ganun-ganun ng chika. Charot lang. O, Lou, ikaw. Gusto ko lang nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Diba? Hindi ba normal yun? Nga, parang gano'n, compatible din. Tapos, same kayo ng stage in life. Wavelength. Pantay kayo ng... Yun. Wavelength. Parehas kayo na may pinagdadaanan na same thing. Na alam nyo yung dapat
dapat yung goals nyo parehas. Hindi naman kailangan parehas. Pero baka mamaya, nagloloko pa to, naglalaro pa to. Tapos ako seryoso na ako sa buhay ko. Ganun. Yeah. Ikaw naman. All the time. Correct. Tsaka someone na ano, ready and always ano, parang handa na makinig, no? Makinig sa mga lahat ng bagay, 'di ba? Emotional. Sino naman ang importante, 'di ba? Minsan kaya nga tayo napo-fall sa kahit sa kaibigan natin minsan kasi parang bakit siya naiintindihan niya ako? Bakit siya? Bakit siya yung advice niya tama, pero bakit itong taong gusto ko bakit iba? Bakit alam mo 'yon? Kaya minsan pa parang gusto ko yung kaya kong sakyan emotionally kasi maarte ako eh. Iyakin ako eh. Correct, 'di ba? Yung parang iiyak din siya pag umiiyak ka. Alam mo 'yun? Ang hirap hanapin ng mga hinahanap natin ano. Kasi na lang parang walang mga parang ang perfect ng mga hinahanap natin. Pero feeling ko pagdating naman sa ganyan, parang kung ano means opposite attract, 'di ba? Yeah. Minsan, yun sabi mo nga kanina sa career, 'di ba? Parang unexpected na hindi mo inaasahan pero kayo pala talaga hindi. Love is love. Minsan hindi mo kailangan siguro when it comes to love, you don't have expectation. You don't have to find it. It'll come to you siguro sometimes then. Okay. And yeah. Wala lang, parang tinagalog lang ni Lou yung answer ko eh. Sige Yara. Totoo. At least same naman kayo ng answer, oh. O, mali mo kayo pala yung compatible. Oh, Lord! Hala, mababash na ako, guys. Gary talaga tayo dito. Charot lang. Hindi, kami po ay nagbibiroan lang, ha? Kasi po, magkakaibigan naman po kami. Ganun naman po pag magkakaibigan. Kayo rin naman, pag sa markada nyo, konting kibot, di ba? Oy, di ba ganun? Ganun sa amin. Mga pa-save. Kiara, ikaw. Ako, ganun din. Ano na to? Ay, yung tatlo na to. Open relationship. Love triangle. Oo nga, pwede daw. Sabi pa, ay, tatlo na to. Open relationship. Sabi ni Kiara, chill lang. Oo nga, pwede. Why not? Try not. Hindi, joke lang. Ako, someone that's really, kasi, parang pag iniisip mo, ang dahil mong gustong traits. Ito, gusto ko ganito. Pero pag talagang, alam mo yon, minahal mo, parang iba na eh. Parang, tapos minsan nga, may times na, kung sino pa yung hindi natin gusto, yun pa yung talagang end up. Magugustuhan natin. So, yung traits na ganon, parang, minsan nawawala kasi nga nasusundan yung puso. So ako talagang if it feels easy and as long as I'm not losing my peace of mind, I feel like I'm okay. Kasi yun naman talaga yung importante. Kapag yung taong to hindi niya talagang hindi kanya binabaliw, alam mo yun, na parang so, talagang basta yung peace of mind yung importante and then if it feels easy right, 'di ba, yun eh mararamdaman mo eh. Totoo. Oy, pero tama yung sinabi niya, parang ang daming makaka-relate doon, no? So please, huwag niyo naman pong gawin yan kapag kina-relationship kayo. Yung alam niyo yun, yung alam niyo gustong-gusto kayo ng tao tapos kayo parang tinitake advantage niyo, 'di ba? Yung parang tinitake advantage niyo. Parang yun kaya ako natawa dun sa hindi kanya binabaliw kasi 'di ba parang oo, ganun yung context ng pagkakasabi ni Kiara. Pero nangyayari talaga siya na parang, di ba, minsan simple chat or simple message na yun lang naman yung hinihingi sa'yo ng partner mo. Tapos hindi mo magawang ibigay kasi parang you don't care dun sa feelings na nararamdaman niya. So, di ba, if you are in a relationship, you commit, di ba, simple things like that can give your partner yung assurance, diba? Okay kami. Okay kami at hindi niya ako binabaliw na anong ginagawa niya, nasaan siya, at sinong kasama niya, sinong ka-chat niya, sinong kausap niya. Magbago kayo. Pinagdadaanan ka, KJJ? Oo, wala. Hugot yata yan eh. Dinugtungan ko lang yung mga sinasabi niya. I'm just echoing what your guys are saying. Echoing, yeah. I think it all boils down to compatibility, I think. Right. Totoo. Compatibility, totoo. Pero kayo,
sa stage ng buhay na nangyayari sa inyo ngayon, blessed ang career and everything, maganda naman ang malusog and healthy, naghahanap kayo ng someone ngayon na maglo-love sa inyo. Kasi di ba, syempre, nasa edad tayo, di ba, na we need inspiration also to dagdag kilig-kilig and everything. Paano nyo ginagawa yun? Na maibataya. Ganun. Maibataya. Kung sino mauuna. O, sige, try natin. One, two, three. Tapos wala nga, alis muna para makita ah. One, two, three. Oh, oh ikaw na iba. Richard. Ay! Ano yung tanong ulit? Ang tanong, naghahanap ka ba ngayon ng may someone ba na nagpapakilig na lang? May nagpapakilig ba sa'yo ngayon? Or either naghahanap ka ba ngayon pandagdag inspirasyon sa lahat ng mga nangyayari? May time ka pa ba for that? Let's put it this way. I'm not closing the door, but I'm not opening the door. So the door is unlocked and I'm welcoming anyone to knock on the door, to enter the door to my heart. Saan Does door? That make sense? Anong parang ganun. Parang ang hirap naman yan. Ang hirap naman gets ba yan. Ninyo? Yes, gets namin for sure. Kaya lang parang napapaisip ako na, eh panin kung kumatok ako tapos hindi ako pagbuksan. Diba? Nakabukas na yung pinto. Pwede ka man, naman pumasok parang ganun. Kasi dati, to be very honest with you guys, siguro for the last year and a half ganun, naka-shut yung door, naka-lock yung pinto, yung susi nakatapon sa dagat. So ganyan ka-shut ako dati. So ngayon parang parang medyo starting to be open about that idea na din. Because like you said, medyo nasa edad na din tayo. Totoo. Tsaka hindi, no? Wala namang masama dun, di ba? It adds up, you know, yung spice to your life, di ba? Kumbaga, masarap kaya na may nagpapakilig at merong pang kapuyatan at pagising mo, yun ang unang wabas mo na, oh, good morning, good luck sa work. Nakakamiss diba? Din. Nakakamiss naman sa totoo lang. Yeah. When was the last time ba that you're in a relationship? Tagal na. Parang... tagal, sobrang tagal. Like, I can't even remember it properly. Like, in a legit, legit relationship, like, so long. Too long. Too long to remember. Tagal na super. Kiara. Ang bongga ni Lumaghang, no? Lagi naka-smile. Naka-pin-practice niya yan. Oo, pag nagahang siya, lagi siya naka-smile. Naka, ito yung, ba? Oo, hindi siya yung parang magulo yung mukha. Lagi siya, oh. Kiara, ikaw. Ako? Ano ulit yung tanong? Naghahanap ka ba? O may nagpapakilig? O paano ang puso? Ganyan. O wala? Focus sa career? Hindi naman naghahanap. Parang ngayon, parang nandun ako sa point na masaya ako kung nasan ako ngayon. Tapos kung meron man, edi go. Why? Ako wala, hindi naman naisip ko na parang hindi pa ako ready or gano or whatever. Parang pag nandyan naman, tapos right person, basta again, as long as you're not losing your peace of mind and you're able to do whatever you need to do in life, go for it. So ngayon, parang happy naman ako kung anong meron ako ngayon at kung nasaan ako, oo. Hindi ko nasagot ko yung tanong. Tama naman, nasagot ko naman. Oo. Tsaka parang feeling ko nakakatawa, no? Si Lucha at si Kiara, pag si Richard yung sumasagot, parang pinapakinggan talaga nila kung ano yung sagot ni Richard talaga. Diba? Yeah. Oo. Parang waiting kayo kung kayo ba yung pagbubuksan din ng door. Chika, Louie open ka. Naman, open joke. Ay, open daw. Oo. Close open. Nakahang ba ako? Hindi naman. Hindi naman. Okay, sorry. Nandun din ako kay Kiara na parang masaya ako na parang kung saan ako ngayon. But also at the same time, kung maghahanap man ako ng kilig or inspiration, hinahanap ko siya sa mga kaibigan ko. Kasi kaya naman nila ibigay yon na parang... May mga times na sobrang thankful ako recently kasi yung mga friends ko, they would send me food or flowers because they know that pag masama yung pakiramdam mo, ganyan. Parang, hindi din ako naghahanap.
nandun din ako sa hindi ako naghahanap. I'm happy where I'm at right now, and I want to focus on really sa gagawin. Kasi parang bibigyan ka ng opportunity na ganito, parang yung next few moves dapat should matter. So, true. Antara. Parang yung ano natin, chismis, na parang bagay na ano, no, i-replay pag gabi. Parang pag pinakinggan mo siya sa gabi, parang ang daming, parang ang daming makaka-relate na, ay, kabog, yung ka nila, may career, may puso, ganyan, Pero guys, gusto ko malaman, si Richard siya, si Kiara, they're into hosting right now. Sino yung dream nyo naman na ma-interview? Kiara. Oh my gosh. Dream ko ma-interview si, ang dami. Si ano, si Miss Tony Gonzaga. Kasi siya lagi yung nangi-interview, so parang iba naman pag siya yung in-interview. Pero feeling ko kakabahan ako ng super bongga pag ano, pagkaharap ko na siya. Kayang-kaya. Ano, sobrang ano muna, kailangan ko munang mag-aral pa sa hosting pag nakaharap ko na siya. Kaya mo yan, be. Si Richard. For me, lagi ko siya, naging iba yung, ano, yung gusto ko ma-interview na, na guest. Parang, my dream is definitely to have like a talk show talaga, na actual show. Na, kasi right now, syempre, yung podcast ko, yung interview ko, or yung ma-discussion ko, ka-discussion ko, it's always through Zoom. And all these international guests, parang nahihinayang ko na sayang, hindi kami sa same room, tapos makakausap, mga ganun. But right now, for sure, the person I really want to interview is yung Simu Liu. He is the guy that's playing Shang-Chi for the first Asian Marvel movie. And kasi siya yung parang, he's holding the Asian flag right now. And parang like, he's a headliner for the first ever Asian superhero film. So I'm like, man, what is going through his mind? Ano yung mga training na kailangan niyang ginawa para maka-land siya ng ganitong klaseng role? So I'm very curious about that. So yeah. Yun yung mga bagay na gusto mong itanong agad sa kanya. Prepared na siya sa mga gusto niyang malaman. It's very important kasi, diba, if you're hosting, diba, na dapat, diba, yung curiosity ng sa palagay mong maraming tao na gustong marinig dun sa interview mo, if you were given the chance, diba, grab the opportunity to ask that question, diba? And I'm a very curious person in general. Eh. Like, I mean, some people can say that it's chismoso, but for me, it's curiosity lang talaga. Right. Totoo. Ako din naman, di mo ako chismoso, no? Curious lang din. Diba? Curious lang naman talaga ako sa mga eksena. Si Lu din pala. Congratulations sa ano, ha? Sa Star Magic Inside News. You're into hosting na din. Thank you. First job. First. Totoo. Sinong pangarap mong makapanayam doon? Nako, makapanayam. Alam mo kung, parang nung tinanong mo sa kanilang dalawa, parang ako napaisip din ako kung si Kuya. I honestly, alam kong imposible, pero si Kuya. The Big Brother. The Big Brother. Brother, oh nga. Kasi sa dami ng kwentong narinig niya, you would know na ang dami niyang alam. I did that in my season. Yung sa season ko, I did, yeah, those are tasks where we had to interview Kuya and we asked him a bunch of questions. Nasa YouTube yata yan. So you can check that ano out. Yung pinaka- my interview tinanong with mo, Kuya. Anong tinanong mo kay Kuya noon, Richard, bago natin panoorin sa YouTube after this live episode? Ano yung pinaka- oh my tinanong? God. I remember we were asking na kung may siblings ba siya. Tapos, ano yung pinaka-memorable niya na moment sa loob ng bahay. Pero hindi ko sure kung ano yung na-ere. Pero nalimutan ko na, 6 years ago na din yan. My God, I gotta check that out later again. Refresh ako my din. Memory. I'll check that later also. Uy, nakakatuwa tong chikahan natin. Ha? Pero mag-game tayo pagbalik ni Lu. Pagbalik na si Lu, naka-frozen na naman. Naka-frozen pa siya, oo. Nakahang pa siya. Correct. Oo. Pero ito kasi yung Who's Who Challenge. Ayan. Parang, ayan, wala na siya ng tuluyan. Wala na. Parin! Oh, there. Hawak talaga yung wifi. Inaalog ko na siya. Inaalog ko na yung wifi niya. Okay, Mare. Ito na, ayan na. Okay, maglaro tayo ng Who's Who Challenge. Parang cookingan challenge lang ito. Kailangan nyo lang pangalanan kung sino ang sa palagay nyong sa pool dito sa mga tanong na sasabihin. Ang unang tanong ay, sino ang madalas ma-paranoid sa mga bagay-bagay? Si Lu. For me, si Lu.
Ah, maparanoid siya. Actually, Lou. Ako, tsaka si Lou. Oo, yeah. Kaming dalawa din. Two girls. Bakit? Pag kunyari, may message kayo ng handler nyo na, can I call you? Nasi-stress kayo kagad kung bakit. Sobra! Ano-ano, Kiara? Can you take a call? Ayan, ganyan si Ate April. Can you take a call? Ay, naku. Nasi-stress kayo agad. Feeling nyo may nagawa kayong mali. Yes. Sa lahat kasi ng pinagagawa ko online, parang, hindi malayo na pwede akong tawagan. Ano yung pinaka na stress ka talaga na can you take a call tapos parang hindi ko alam mali pala yon, may ganun. Meron ba? Ako yung yung nag-live ako kasi kaka-start lang ng pandemic. Tapos gets ko talaga na sobrang yung iba talagang, alam mo yun, syempre kaka-start lang ng pandemic, di tayo, sobrang stress tayo. Birthday kasi nung, stepmom ko. So medyo nag-celebrate lang naman kami sa bahay. As in, maliit lang, kami-kami lang talaga. Tapos nag-IG live ako. Tapos may dumating na tawag, si Mama Bear. Si Mama Bear! Pag-answer ko ng tawag, sorry, Mama Bear. Hindi ko talaga naman nag-watch tayo. Mali ko naman din talaga. True. Ikaw, Lu, tawan-tawa ka. Ano yun sa'yo? Naalala ko kasi parang nakwento na ata yun ni Kiara sa akin one time. Pero ako ba? Ano bang meron ako? Wala masyado. Nagpapanik ako pag may trabaho akong nakukuha. Tapos alam kong importante yung trabaho. Parang it means a lot to me. Kaya medyo nagpapalpitate ako, ganyan. So kinakabahan ako. Pero ayun, okay lang din. Parehas lang din naman sa kanya. Parang may one point lang din na nag-post ako, pero next week pa pala. Parang work, online work, ganyan. Journalist always overthinking eh. Like for me, ako naman super chill lang naman ako in general. Wala naman akong, feeling ko wala naman ako ginawa na sobrang mali naman ever since I'm very careful with what I post and what I say. I really check everything first. I triple think everything before. Kasi medyo medyo OC din ako. So lagi ko gusto malinis, maayos lahat. Kaya, very professional. Wala naman so far. Correct. The way nga siyang pag sa interview eh, pagkausap mo nga siya, parang feeling mo talaga, di ba? Parang talagang kahit niya sabihin, it reflects talaga na nakikilala mo siya bilang tao. The way siyang umanswer ng mga questions and everything. Oh, thank you. Very flattering to hear that din. Yes, you're welcome. Chatting. Susunod. Ang tanong, who's most likely not to take shower in a week? Agal? Hindi ko kaya in a week. Sobrang tagal naman. Fake na kagawa na ba? Takashi! Yanong. Sila dalawa din yata yan eh. Kakasabi niya lang na malinis siya. Kakasabi lang ni Richard. Oh, di ba parang Oo nga eh. Ay, lang. May mga times na may trabaho kami ni Kiara the next day. Parang ako, maliligo ka pa ba? Oh my God. Baka iniisip ng mga tao, madumi tayong tao. Hindi naman, naliligo naman kami. Kaya nga ako. Laglagan na. Aminin naman kasi natin, talagang... Nangyayari yan talaga, aminin na. Diba pag nasa loob ka lang naman ng bahay, tapos wala ka namang gagawin, tapos dun sa next na araw na may ganap ka, dun ka nalang maliligo. Totoo naman yan eh. Guys, I can never do that. Like, before I go to sleep talaga, I need to shower. Like, as in, pag hindi, I was like, oh my God, ang nagkit ko, hindi ko kaya. Parang ganun. Ewan ko. Hey, shower before you sleep. Oh. The next day, and then you have a job. You don't shower na. Kasi nag-shower ka naman nung gabi. Wait. Ito, curious ako ah. Okay, random question. Do you guys shower at night or in the morning or both? Ako, usually, dapat. Ako talaga ang ginagawa ko bago matulog para fresh yung tulog mo, para hindi ka atake ng insomnia and everything. Alam mo, para sariwang sariwa.
di ko kaya yung pupunta ng trabaho nang hindi nakaligo. Parang feeling ko, malalagkitan talaga ako nun kasi pawisin ako ng sobra-sobra. So parang feeling ko, yun ang pinaka-importante. Pero yung sinasabi ko kanina na kunyari, nasa loob ka lang ng bahay, tapos wala ka namang ganap today, bukas, today, bukas, nasa kwarto ka lang nakakulong. Parang carry ko yung ano, yung hila-hilamos lang, pero sa susunod na, kung kailan yung may trabaho na ulit, na-appear ka na ulit, doon na ako maliligo. Okay, ilang taon, hindi talaga ako naliligo. Pero naliligo ako, katawan lang, yung buhok ko, hindi ko na masyado hinugasan. That's kasi uso ng mga dry shampoo. Parang okay. Na-turn up sa ating tatlo si Richard. Nabasag na yung ano, yung image siya. Ay, joke lang, joke. Kaya ay malagkit yung mga... ay malagkit sila. O hindi naman, Richard, sobrang bango namin. Charing. Susunod, next. Sino ang pinaka malakas kumain? Lahat pa tayo. Hindi lang lahat kami. Lahat tayo. Medyo matakaw-ish. Lalo na nitong pandemic, alam nyo, parang lagi mo na lang maiisip na okay lang yan. Kaya dapat maging healthy. Kakain na lang ako. Kain naman. Huwag natin sayangin. Napipil nyo rin ba minsan na parang trabaho kayo ng trabaho tapos di nyo makain yung gusto nyong kainin kasi nagda-diet kayo? Parang feel nyo, bakit gano'n? Nadideprive ko na yung sarili ko kasi parang kailangan ko maging sexy, maging fit and healthy. May gano'n din kayo, Mi? Yes. Ako umabot actually, ako sa point na sinabihan na ako na parang, oy, hinay-hinay. medyo ano, talaga. Aminado naman ako noon. So sa mga taong sasabi, uy, tumaba ka. Medyo tanggap ko na. So huwag niya nang sabihin. Totoo. Ako nga baliktad eh, kasi parang people always tell me na parang, ang payat mo na Richard, kain ka nga. Pero sabi ko, ang takaw-takaw ko na nga eh. Kaso lang, hindi lang ako, I mean, I only gain weight kasi pag nag-workout ako. Kasi I lose muscle fast, but I gain the fat na mabilis. Does that make sense? Sana all ganyan. Sa akin kasi, ikaw Lou. Recently, mabilis ka diba ba? Parang nandun ako sa age na parang, nagbabago na yung katawan ko. Dati, okay, kahit anong kainin mo, masaya ka, payat ka. Pero ngayon, nararamdaman ko na lumalabas na siya, umahabol na ang aking ano fat. So, kailangan mong ayusin yung pagkain mo. Pero huwag mo naman, di ba, gutumin sarili mo. Ako, in all fairness, pagka nag-diet ako for a month, mabilis lumiit. Tapos, 1 week lang, pag kumain na ulit ako, parang nakikita ko bumabalik. Kasi ako personally, nako-conscious ako sa face lalo pag nasarap ng camera. Pag feeling kong yung antaba na, hindi na nakinakaya ng contour. So parang yun na yung nagiging sign, ay shucks, kailangan ko mag-diet kasi may project na ganito, lagi ka nakikita sa TV, so kailangan nyo always, alam mo yung look good. Pero minsan naisip ko, control, discipline lang din. Diba yung, okay, kumain ka, tapos mag-workout susunod, magbabike ako, or jog-jog ng very light. Pero pag wala talagang time, alam ko naman kung kailan yung may trabaho. Pag malapit na yun, talagang puspusan yung diet. Pero pag wala pa naman, sige lang laps. Pero DJ Joy, parang pumayat ka. Promise. Actually, nagpaliit talaga ako kasi ilo-launch ako bilang Darna. Ang ganda. Charing. Charing lang. Hindi, kasi nag-movie ako nitong mga past. Diba, nag-shoot kami ng movie. So, parang naisip ko, kailangan may something bagong makita. So, congrats pa sa movie. Sobrang ganda. Ay, thank you, Kiara. Thank you, Lou. Thank you, congrats. Maraming salamat sa inyo. Oo. Ito, last question na tayo. Who's most likely to get viral because of a funny content? Lou. Tilo kasi sa TikTok niyan, pasabog eh. I was gonna say Richard. Di ko kaya yung ganun-ganun. Paano yun? Parang lumalakad-lakad. Tapos ang ganda nung dating. Paano yan? May secret ako doon. Nakatapat yung camera sa salamin para malayo yung view mo. Ganun lang ba yun? Oo. So si Lou, yung pwede siya mag-viral dahil sa hindi niya na alam. Sample naman, Lou, paano ba yung ganun lakad-lakad? Ano yung ganun lakad? Hindi ako marunong. Ano yung ginawa mo? Yung nag-fashion model kayo?
Kakad lang, ganun lang yun. Tatayo ba ako? Oo naman, pakita mo. Kasi hindi ko kaya. Ikaw ba, Richard, kaya mo yun? Hindi ko kaya. Tinuruan ko yung nilitong kita ba? Ita, atras ka konti. Talaga si DJ dyan. Oh, atras. Laban. Atras. Ayan, 1, 2, 3, and go. Wow! Diba? Ang ganda! Bakit yun? Pagsakit diba? Parang may treadmill. Parang may treadmill sa baba. Ang galing! May treadmill ka dyan, no? Ano? Oo nga eh. Dapat ba naka-medyas pag ganun? Oo, naka-medyas. Pero nakapaa ako ngayon. Mas madali pa. Dapat naka-medyas para nag-ano-ano. Antara, ito di totoo yun. Sana, pero naka-shorts kasi ako eh, so wag na lang. Okay lang yan. Work from home naman. Dali na, Richard naman, nag-suggest pang itatry niya, tapos hindi itatry eh. Wala, naka-boxer shorts. Naka-boxer shorts na ako, guys. Naka-boxer shorts. Sa mga gagawin ni Richard, lutas kamay, kiyara taas kamay kung gusto niyong gawin ni Richard. Naka-shorts lang ako, naka-boxer shorts lang ako, guys. Naka-swim shorts pala. Ah, okay. Nakita ko na nahiya. Oh, baka na ano pa, baka ma ano MTRCB pa tayo. Ito ang mag-viral pag ginawa mo 'yon. So ikaw pala ang mag-viral. Oo. Huwag ka mag-alala, walang MTRCB kasi online 'to. So next hotspot, Oh. Okay. Gawin mo 'yon na. Oo, gawin mo 'yan na. Thank you so much. May palakpakan natin si Kiara, si Richard. Kamusta ang first time hotspot experience mo, Richard? Super fun. Super chika lang pala sa hotspot. And kala ko nga, hotspot as in parang ilalagay ka sa on the spot tapos may mamahirap na tanong. Buti lang hindi naman. So, kasi mabait ako. Super fun. Never ko namang ginawang ganun si Lucha at si Kiara. Aminin niyo, mga anak, hindi ko kayo tinanong ng matitindi. Kung may matindi man akong tanong, pinapaalam ko sa inyo ahead of time. Yay! Thank you, Richard. Ikaw naman, Lou. Ako masaya ako lagi pag nakakausap talaga kita and when I guest here. Totoo naman kasi you've been there, you've known our growth before. So yeah, it's exciting talaga always to work with you and you know, be a guest. Thank you, Kiara. Always ano, good vibes. Yung parang ano talagang tama si Richard, chikahan lang talaga. Hindi parang 'di ba pag nanim hotspot, ay nako, parang kala mo may apoy, ganon. Pero dati nung bata ako ganon, puro hotspot talagang matitinding balita ang mga eksena. Way back 2013 or 2014 ganon ang mga eksena sa hotspot. And then nung dumating yung time na ano na nag-i-interview na ng personal ng life na life, syempre 'di ba nag-grow din tayo, tapos maturity din ganyan. Kaya tayo na ang beshi ng bayan. Oh, beshi ka talaga ng bayan. Kahit naman ganun din yung conversation, parang dahil ikaw yung nag-i-interview sa amin, very light lang talaga and enjoy siya. So thank you so much, EJ Jai at syempre Hotspot for having us! Yay! Oh, ayan, ano, promote niya na, Richard, where is the, ano, the love? Charing! Oo, saan ka namin pwedeng panoorin at sa pakinggan, subaybayan, supportahan, go! Guys, please check out my podcast, which is on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and it's called Your Dose of Inspiration. And we try to release an episode every Wednesday, 8 p.m. And we're currently on our 13th episode na, kaya guys, check it out lang. And of course, on my other social media accounts, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, syempre, social media accounts. I mean, the handle is RichardJuan. Richard Juan. Yes, perfect. Yes, me. You can follow my Instagram and Twitter and TikTok, just at Lou Yanong. Yung ano po, sa TikTok po, double G, Yanong. Yeah, just wait for the announcements there because I'm excited for the months ahead. Yes, Kiara. Yes, follow nyo rin po ako sa mga social media accounts at @_KiaraTakahashi on Instagram, @_KiaTakahashi on Twitter and YouTube, TikTok din. Oh, minsan pag natripan ko mag-live, naka 3 hours ako on lives kung ano lang ginagawa ko talaga. One time nag-tarot reading ako, tapos baraha, tapos wala lang talaga. Marunong ka mag-tarot reading?
Hindi ako marunong DJ Jai, pero... Nagamit niya parahan na normal na deck of pero cards. Naku! Wait lang. Naku! Sige na. Pero naku! Since last mo na to, pwede basahan mo naman kami. Naku, matagal to. Matagal magbasa. Matapos na pala. Matapos na tayo. Pa-closing na tayo. Gusto mo? DM is the key. DM is the key. Follow is the key. Yes. Totoo. Ay, hindi. Diba last time, Lou, remember sa ano sa stream ni Sky? Tapos yes, parang totoo yung ano, mga lumabas. Totoo. Ay, in fairness. Correct. Oo, pero maraming salamat kay Richard, kay Lu, at saka Kiara. Mga kapamilya, sana po ay nag-enjoy kayo kagaya namin na nag-enjoy din sa chikahan natin ngayong araw ng Tuesday. Stay safe, stay healthy. God bless everybody. At abangan nyo po ang mga susunod pang episode, syempre every 3:20 p.m. sa facebook.com/ATS-CBN Network. Ito sa programang Tunay na Hindi Makabog-kabog. Ito ang Hotspot LIV Live, the live kasama ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jai Ho. Bye, mga kapamilya. Thank you!